Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Boss, tama na po ba ang taas nito? Tanong ng kanang kamay ko sa Montefalco Construction Corporation na isa ring engineer. Tinanguan ko lamang siya bilang pagsang-ayon sa tinatanong nito. Nagdo-double time kasi kami sa pag-aayos pa ng mga dapat ayusin sa mall ni Don Pablo Salvan. Kaya alas 6 pa ng gabi ay nandito pa rin ako. Gusto ko kasing maging maayos ang lahat. Tumunog naman ang cellphone ko. A text message. Kaya agad ko itong kinuha sa bulsa ko at binuksan ang mensahe ng isang unknown number. At ganoon na lamang ang pagkagulat ko na nabasa ko. Isang mensahe mula sa kanya. Hello Anthony, magandang araw. Kailan kitang makita sa lalong madaling panahon para maayos ang mga bagay sa pagitan natin in a legal way. Kaya nakikipagkita ako sa iyo anumang oras na may libreng oras ka. Aya. At para namang nangangalit ang aking damdamin. Now, she wants to see me after almost 3 years of hiding from me. I replied to her message at nagpaalam sa mga tauhan ko. I also messaged my brother na hihiramin ko muna ang condominium niya na malapit lamang dito. Dahil medyo malayo ang Southridge, kapag doon pa ako umuwi para mag-ayos, napamura naman ako. Ano mag-aayos? Para kay Aya, napamura muli siya. Isang walang kwentang babae lang naman ang kikitain ko. Isang mamamatay tao. Kinasusuklaman ko siya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pakikipagkita niyang muli sa akin. Mas nauna akong nakarating dito sa kondominium ng kapatid ko kaysa kay Aya. Oo, dito kami magkikita dahil iyon ang sabi ko sa kanya. At ibinigay ko na rin ang address at password para pumasok na lamang siya. Naligo na lamang muna ako saglit para makapag-isip din ako ng maayos kung ano ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Kapag nakaharap ko na siya, mabilis lang akong naligo at lumabas naman ako kaagad ng banyo. Pero ganun na lamang ang pagkatigil ko ng ang pagtibok ng puso ko nang matanaw ko ang bulto ng isang babaeng nakatalikod sa gawi ko. Where are you going? Tanong ko. Hindi ko na napigilang magsalita dahil mukhang aalis na ito. At lumingon naman siya sa kinaroroonan ko. Bigla namang kumabog ang dibdib ko. Si Aya ang asawa ko. Namiss ko siya. Nakatanga lang ito at mukhang nagulat din nang makita ako ulit. Kaya humakbang na ako papalapit sa kanya hanggang marating ko ang mismong harapan niya. Aya, namiss kita wifey. Inches away, I want to kiss her, hug her, touch her, but shit, she is about to close her eyes and waiting for my kiss nang bigla kong maalala ang mga nakasulat sa mensaheng pinadala niya sa akin 2 years ago, kaya napangisi ako to insult her. Kaya bigla itong napakurap. Akala ko wala ka pa rito, nandito ka na pala. Bakit hindi mo binubuksan ang pintuan ng kondo mo nang mag-doorbell ako? She looks affected with my presence. Sino bang ang hindi? Kaya napaupo na lamang ito ulit. Magsasalita pa sana ako nang bigla namang may sumulpot na kabuti sa may pintuan at biglang natanggal ang pagkakatapis ng tuwalya ko na nakatakip sa ibabang parte ng katawan ko. Napamura ako. At dahil huli na para makuha ko ang tuwalya bago pa man makita ng kapatid ko ang kahubaran ko ay hinawakan ko na lamang ang ulo ni Aya at pinantakip ang mukha nito sa ibabang parte ko. Not thinking at first na mukhang palang binibage na niya ako. Shit, Lester, labas! Galit na bulalas ko sa kapatid ko na nakangisi habang nakatingin sa gawin namin. Langya kuya, anong kabastusan ang pinagagawa mo sa kondo ko? Saad pa nito na sininyasan ko na lang na umalis na pero ang tigas na mukha ng gago kong kapatid. Labas! Lumabas ka na rito! Sigaw kong muli.
pero nakatingin ito direkta sa babaeng nasa harapan ko, kay Aya. Sigurado ako na kinikilala niya kung sino ito. Kaya mas lalo kong dinot-dot ang mukha ni Aya sa akin para na rin maitago ang mukha niya. Hindi pa ito ang tamang oras para malaman ng kapatid ko ang existence ng isang Aya Marie sa buhay ko. Kaya sinamaan ko ulit siya ng tingin. Oo na, siguraduhin mo lang na i-disinfect mo ang kondo ko ha pagkatapos nyo. Saad lang nito at tiningnan ako ng seryoso. I know that look he is giving me. Gagawin niya ang lahat makilala lang ang babaeng kasama ko ngayon. Kaya tinaasan ko lang siya ng kilay at sininyasang umalis na. Naramdaman na rin naman yata ni Aya na nakaalis na rin ang kapatid ko kaya purasahan niyang iwinaksi ang pagkakahawak ko sa ulo niya. Sayang, it feels good pa sana. Tiningnan ko na lamang siya pero gusto kong matawa sa pagkakabusangot na mukha nito. How cute my baby. Kadiri ka talaga, Anthony. Magbihis ka nga. Bulalas niya sabay hawak sa pagkalalaki ko. Napaungol naman ako. Ungol ko para mas mainis siya. Pero seriously, I feel aroused about it. Touching my manhood unexpectedly. Diyos ko, Anthony. Tanging nasambit lang nito at halatang irritable na sa presensya ko na ikinatawa ko na lamang. Dahil sa sobrang cute ng ekspresyon nito. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. I really miss her. I badly wanted her. Only just for me. And I am willing to forget all the pain and heartaches in our past. And accept her again. Kahit anong sakit pa ang idinulot niya sa akin noon. Unti-unting nawawala ang pagkakangiti ni Anthony. At nakatingin lang ito ng seryoso sa akin. Kaya nakaramdam ako ng pangamba sa kung anumang tumatakbo sa isipan nito ngayon. Anthony, I miss you, Aya. Hinawakan niya ako sa aking braso sabay akay sa aking patayo. At hindi ko inaasahan ang sunod nitong ginawa. He kissed me. Idinampi niya ang kanyang labi sa aking labi. At wala akong ibang nagawa kundi ang igalaw na rin ang aking labi sabay sa paggalaw ng kanya. And we were kissing passionately, intimately, and shit, I miss him so much. Napakapit ako sa kanyang leeg. Feeling the heat of his body to mine. Naramdaman ko ang pagpasok ng kanyang mga palad sa aking damit. Touching my bare skin, giving me a tingling sensation like he made me feel 3 years ago. Naramdaman ko rin ang pagtigas ng kanyang pagkalalaki na nakadampi sa aking hubad na ring tiyan. Hindi ko napigilang mapaungol ng pisili ng kanyang mainit na palad ang kaliwang dibdib ko. At hindi ko namalayang wala na pala akong pang-itaas na saplot. Para naman akong nabuhusan ng malamig na tubig nang maramdaman ko ang pagkagat nito ng korona ng aking dibdib. Itutula ko na sana siya papalayo sa akin dahil hindi ito ang ipinunta ko rito. Pero niyapos niya ako ng kanyang mga bisig, preventing me to make any movements away to him. At naramdaman ko ang pagdampi muli ng kanyang mga bibig sa aking tayong-tayong nipples at sinipsip niya ito na parang sanggol na hayok sa gatas ng kanyang ina. Hindi ko na kaya nang tutulan ang kanyang pagmamanipula sa aking damdamin at katawan. I also wanted him, that I will surely give to what he really wanted to happen between us right now. Naramdaman ko ang pagbuhat niya sa akin habang magkalapat na naman ang aming mga labi. Hindi ko alam kung saan niya ako dinala pero naramdaman ko na lamang ang pagdampi ng hubad kong likuran sa malambot na higaan at siya naman ay ang pagdagan niya sa akin. Sinigurado talaga nitong hindi ako makakatakas sa pagkakakulong ko sa kanyang mga bisig at dinampi na naman nito ang kanyang malambot na labi sa aking labi. Pababa sa aking leeg habang pinadadaan niya sa kanyang mainit na palad ang aking dibdib sabay pisil sa mga ito. Wala akong ibang magawa kundi kumapit na lamang sa kanyang mga balikat, lalo na nang marating nito ang tuktok ng aking dibdib at sipsipin ito na parang doon nakadepende ang lakas niya. Nang magsawa siya sa aking mga dibdib ay pababa itong tumungo sa bukanan ng aking pagkababae. Shit, doon ko lang napansin na wala na rin pala kanina ay ang suot-suot ko pang pantalon at kahit ang aking panty ay naialis na rin niya. Ang bilis gumalaw ng mga kamay ni Anthony, kaya hindi na ako nagtataka na
mabuntis niya ako sa unang pagtatalik namin noon. At baka mabuntis na naman niya ako. Para namang naging alarm clock sa akin ang biglang pagbulong ng aking isipan ng mga salitang iyon. Kaya naitulak ko si Anthony paalis sa aking pagkababae. Napatingin naman ito sa akin. "What's wrong, Aya?" tanong nito. "Hindi ito ang ipinunta ko rito, Anthony. Your signature. Pirma mo ang kailangan ko sa annulment papers natin. Kaya ako nandito." Litan niya ko na ikinaseryoso ng kanyang mukha sabay ngisi na mapakla. "You really wanted to get free from me." "Talaga? May iba na ba?" May pait nitong saad na ikinailing ko bilang pagtugon. "Walang iba, Anthony. Ikaw lang ay sapat na sana. Ngunit hindi tayo ang itinakda para sa isa't isa." "Ano ba ang kailangan kong gawin para palayain mo ako?" "You want my signature and I want a baby back." Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. "Burn my child, Aya, and I will set you free." Napailing ako. "Ayoko." Nakita ko naman ang pagngisi nito, sabay pagtulo ng kanyang luha na ikinagulat ko. Kitang-kita ang paghihirap sa mukha nito. "Ganun ka ba kagalit sa akin at pati ang anak natin ay pinatay mo? Bakit, Aya? Bakit mo idinamay ang mumunting sanggol na yon? Ang anak natin sa galit mo sa akin." Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Dahil sa isang sulat na puno ng kasinungalingan, 2 taon na ang nakakaraan. "Minahal mo ba talaga ako, Anthony?" Tanging na itanong ko na lang sa kanya. Napatingin naman ito sa akin at parang batang tumango-tango sa tanong ko sa kanya. "Ikaw, Aya, bakit ka pumayag makasal sa akin?" Balik tanong nito. "Dahil gusto ko ng buong pamilya para sa anak ko." Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Anthony dahil sa isinagot ko. Umalis ito sa pagkakaupo sa kama. Sinambunutan niya ang kanyang sarili. "He is so frustrated because of me and it's clear." Tama si Hope. Dahil maski ako hindi ko maintindihan ang sarili ko. "Eh bakit mo siya pinatay, Aya?" "Bakit?" Galit na sigaw nito at mabilis na lumapit sa gawi ko. Hinawakan nito ang mga braso niya. Masakit dahil sobrang higpit. "Anthony, nasasaktan ako." "Masasaktan ka talaga, Aya. Sagutin mo ako. Bakit mo hinayaang mawala ang anak natin, ha, Aya? Bakit?" Tanong nitong muli sabay pisil pa na mahigpit sa braso ko. "Tama na, Anthony." Sinubukan kong maging mahinahon. Kahit nasasaktan ako sa pagkakapisil niya sa braso ko. Pero mas lalo nitong diniinan ang pagkakahawak sa akin. Galit na galit ito sa kanya. "Anthony, nasasaktan na ako. Alam mo, nanggigigil ako sa iyo dahil sa pagpatay mo sa anak ko. Pero nang makita muli kita, nanumbalik ang pagmamahal ko para sa iyo at tanda akong tanggapin ka ulit. Pero hindi ko na pala talaga kayang makasama ka pa. Bakit ganito? Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya sa akin ngayon. Ganun ba ako kagaga at kinukomplikado ko pa ang sitwasyon naming dalawa?" Unti-unting binitawan niya ang pagkakahawak sa aking mahigpit. Like saying na pinapakawala na niya ako. "Bakit ganito? Ang sakit. Pero ito ang gusto kong mangyari, hindi ba? Kaya wala akong karapatang masaktan." "Get out." Malamig nitong turan. "Ha? Umalis ka na sa harapan ko." Muling sambit nito na sobrang lamig pa sa yelo. "Yung pirma. Shit, Aya." Tumingin ito ng walang kaimo-emosyon sa akin. "Iwanan mo ang annulment papers at ipapadala ko na lamang sa'yo with a sign." "Anthony, gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo pero natatakot ako. Just get out. Ayoko nang makita ka pang muli." Saad na lamang niya habang nakayukong nakaupo sa kama. Lalapitan ko sana siya. "Anthony, sasabihin ko na ang totoo." Napamura muli ito. "Just get out of my sight and my life." Napaigtad ako sa pagsigaw nito. At bigla na lamang tumulo ang aking mga luha. Ano nga ba ang pumipigil sa aking makipagbalikan kay Anthony? Mahal niya ako at mahal ko siya. At may anak kami. Pero hindi kami pwedeng magsamang dalawa.
dahil nangako ako kay Andrea Salvan. Kapalit ng buhay ng anak ko noon ay ang pagpapalaya ko naman kay Anthony. 2 taon at kalahating taon ang nakalipas. Nagpa siya ako magpatuloy at kalimutan ang tungkol kay Anthony. Magsimula ng bagong buhay na malayo sa lahat at makontento sa simpleng buhay na pinili ko. Isang kinabukasan na tanging ako at ang aking anak ang nasa loob nito. Mayroon pa akong 2 buwan bago ang aking panganganak. Eksaktong 7 buwan ang mapagdesisyonan kong lumuwas sa bayan para magpatingin sa kaibigang ubigay ni Dr. Carl na nakabase sa Cagayan. Mabuti na nga lamang at mabait din ito at mapagkakatiwalaan, kaya safe ang sekreto ko sa pagkatao ko at ang existence na magiging baby ko. At mabuti na lang din lang at walang masyadong nakakakilala sa akin dito. Gawa na rin ang pagbabago ng hairstyle ko at ang paraan ng pananamit ko. Patawid na ako sa isang pedestrian lane nang biglang may sumulpot na lamang na isang sasakyan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung tatakbo ba ako o iiwas dahil mukhang ako talaga ang target nitong sagasaan. Ngunit para akong natememe sa aking kinatatayuan, kahit halos rinig ko na ang sigawan ng lahat ng nakapaligid sa akin, nang mabalik ako sa aking huwisyo, ay huli na ang lahat at naramdaman ko na lamang ang mahinang pagmangga nito sa akin, pero sapat para bumagsak ako sa kalsada at maramdaman ang pagdalo ng dugo sa aking binti. Ang anak ko, tulong! At naging itim ang lahat. Nagising na lamang ako sa isang puting kwarto, sa hospital room. Hindi ko alam, hindi ko maalala kung paano ako napunta rito. Pero isa lang ang tanging pumapasok sa aking isipan at yun ang baby ko. Kaya napahawak ako sa aking tiyan at doon na lamang ako nataranta. Hindi ko na siya maramdaman. Ano nangyari? Nasaan ang baby sa sinapupunan ko? Diyos ko, huwag naman po sana. Andrea Salvan. Mabilis na tumayo si Aya sa kanyang pagkakahiga at walang kung anong tinanggal niya ang mga swerong nakaturok sa kanyang kamay. At parang wala rin sa sariling lumabas ng kwarto iyon at mukhang baliw na hinahanap ang kanyang anak. Lahat ng kanyang makasalubong ang taong makikita ay pinagtatanungan niya. Ngunit puro pag-iling lang ang kanyang natatanggap na kasagutan. Hanggang makasalubong niya ang isang doktor na nasa tingin niya ay makakasagot ng kanyang mga katanungan. Nakita niyo ba ang anak ko? Dok, nasaan po ang anak ko? Dok, ano nangyari sa akin? Kilala mo ba ang nagdala sa akin dito? Buhay pa ba ang aking anak? Pero iling lang din ang isinagot ng doktor. Dahil wala naman talaga itong ka-idea sa mga pinagsasabi ni Aya. Kaya sa masidhing damdaming nararamdaman ng babae ngayon, dahil sa pagkawala ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan, ay mas humigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ng doktor, kung kaya't kaagad itong tumawag ng staff ng hospital para tulungang mapahinahon ang pasyente. Mabilis namang tumugon ang mga ito at tinurukan ng isang pampatulog na gamot si Aya. Kaya unti-unti na itong nakaramdam ng pagkaantok at bago pa man ito bumagsak sa bisig ng isang nurse ay nakapagsalita pa ito. Please, ibalik mo sa akin ang baby ko. Ayas POV. Napamulat ako dahil sa iyak ng isang sanggol. Ang anak ko. Andrea Salvan? Sambit ko na lamang ng pagmulat ng aking mga mata ay bulto ng isang babae. Ang aking nakita. Nakatayo ito sa gilid ng isang incubator kung saan nakalagay ang isang sanggol. Ang baby ko, she's alive. Oh, huwag ka munang tumayo, Aya Marie Sandoval Montefalco. Mahina ka pa. Tumingin lang ito sa aking gawi. She knows something. At iyon ay ang kaalamang asawa ako ni Anthony na kanyang soon-to-be husband. Kaya mas pinili ko na lamang huminahon at tingnan ang baby ko. Mabuti naman at buhay ito. Ngunit ang aga niyang lumabas sa sinapupunan ko, kaya naka-incubator ito. Anak, mabuti na lamang at buhay ka. Kung may masamang nangyari sa'yo, siguro hindi ko nakakayaning mabuhay pa. Gusto ko nang mahawakan ang aking mumunting anghel. Ngunit tama si Andrea Salvan, mahina pa ako. Kaya kailangan kong magpahinga muna sandali. Ang cute ng anak ninyo ni Anthony, Aya. Muling sumulyap ito sa aking anak at
humakbang ng dahan-dahan patungo sa aking gawi. Anong ginagawa mo rito? Matapang na tanong ko sa kanya. Hindi mo ba ako pasasalamatan? Save your life and your baby. Tugo nito, sabay taas ng kanyang kilay. Iniligtas niya ang buhay natin. Ano nangyari? Paanong? Naguguluhang napatingin ako sa kanya. You got into accident and luckily, ako ang nag-rescue sa'yo at dinala kita dito. So be thankful to me. Paliwanag naman ito sabay ngiti. Hindi mas nagmumukha siyang sarcastic sa pagkakasabi niya ng mga salitang iyon at naramdaman kong hindi lang pasasalamat ko ang gusto niya. May gusto pa siya. Then thank you. What do you want? Paanong alam mong si Anthony ang tatay ng anak ko at kasal kami? Hindi ko napigilang tanungin kahit alam ko naman ang kasagutan. Parte ng isang mayamang angkan si Andrea Salvan at sa katulad niyang may sinabi sa lipunan, lahat ay kayang paggalawin nila sa pamamagitan ng pera, bilhin ang dignidad at manipulahin ang lahat ng nasa paligid nila. I know everything, Aya Marie. At tama ka, hindi ako na parito para lang sa iyong pasasalamat. Nandito ako para magkaroon ng deal sa iyo. Seryoso itong tumingin sa akin at sinulyapan muli ang baby ko. Kung hawak ko lang sana ang bank account ko, hindi ako papayag na makipag-deal sa kanya. Dahil sa halos 2 dekada ko sa mundo ng pelikula at telebisyon, ay mayaman na rin akong maituturing. Ngunit naka-freeze ito dahil kinasuhan ako ng management ko. Inaayos na ngayon ang nanay ko pero mahirap magpanalo ng kaso ko lalo na at hindi pa ako nagpapakita. Kaya sa ngayon ay hindi ko magalaw ang account ko at para akong isang busabos na binibigyan ng isang offer na hindi ko matanggihang gawin lalo na at mukhang nakasalalay ang buhay ng anak ko rito. What do you want? Muli kong tanong sa kanya. Nang maaksidente ka at dinugo ka, isinugod kita rito kaagad. Kahit galit na galit ako sa iyo. Pinapili ako ng doktor, your life o ang buhay ng sanggol mo. Ngunit pagkatapos ay sinubukan kong gawin at kumbinsihin silang iligtas kayong dalawa gamit ang pera ko. And of course, kaya nila ginawa ang lahat para lang mabuhay ka at ang bata. Kaso kulang sa buwan kaya 50-50 siya. Mabuti na lang at mukhang malakas ang anak mo. Nakasurvive siya, Aya, sa kanyang critical condition. And look at her, sleeping soundly. Kuwento nito pero bakit parang may mali? Mukhang may itinatago pa ito na hindi ko pa malalaman sa ngayon dahil sa kalagayang kinalalagyan ko. Ilang araw na akong nandito? Tanong ko dahil mukhang matagal akong nahimbing at baka hinahanap na ako ng mami ko at sina lolo at lola. Mahigit 1 linggo ka na dito and don't worry, tinawagan ko na ang mami mo. Sagot naman ito. Bakit mo ako tinulungan kung may galit ka pala sa akin? Ano ang gusto mo na kapalit ng katahimikan ng buhay ko at ng baby ko? Matapang kong tanong sa kanya. Gusto kong tuluyan ka ng mawala sa buhay ni Anthony. Saad nito na ikinakunot ko naman ng noo. Dahil matagal ko nang tinanggap na wala na talagang pag-asa ang sa amin ni Anthony at ikakasal na sila. Ano pa ba ang gustong mangyari nito? Wala na akong pakialam kay Anthony at matagal na rin akong walang balita sa kanya, sa inyo. Hindi ba ikakasal na kayo? Bakit mo pa ginugulo ang buhay ko? Hindi mo nga ginugulo ang buhay namin pero dahil sa pagmamahal niya sa'yo ay ginugulo mo naman ang isipan at puso niya. Kaya hindi niya ako magawang mahalin. Kahit anong gawin ko para lang mapalitan ka sa puso niya. Kaya kita dinayo rito para kausapin kang hiwalayan mo na siya. Padalhan mo na siya ng annulment kapalit ng buhay ng anak mo. Desperada nitong tugon sa akin. Nababaliw na ba siya? At anong gagawin mo sa anak ko, Andrea? Nahahabag kong tanong sa kanya dahil mabilis siyang humakbang papunta sa gawin ng incubator kung nasaan ang baby ko. Kaya kaagad din akong tumayo kahit nanghihina pa ang katawan ko. Lalo na at hawak-hawak nito ang saksakan ng aparato na kung saan maaaring ikapahamak ng anak ko. Lalo na at sa bagay na iyon siya kumukuha ng lakas para mabuo ang kulang na buwan ng development nito. I will kill your baby.
Sagot nito na bahagyang ikinalaki ng aking mga mata. Nababaliw na ito. Kaya wala akong ibang choice kundi ang sulatan si Anthony. Kasama ang annulment papers na ina-apply ko para sa legal na paghihiwalay namin na kagustuhan ni Andrea Salvan para sa buhay ng anak ko na nanganganib hanggat hindi niya ako nilulubayan. Mahal ko si Anthony at sa kaisipang mahal din niya ako ay may posibilidad pang matupad ang pangarap kong buong pamilya para sa anak ko. Lalo na at talagang legal ang kasal namin. At asawa ko nga talaga ang isang Anthony Montefalco. Ngunit isa na rin akong ina ngayon at nanganganib ang buhay ng aking munting sanggol nang dahil sa pagmamahal ko sa daddy niya. Kaya wala akong pagpipilian kundi piliin mabuhay ang anak ko at hayaang mawala sa buhay ko ang daddy niya.